Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. She shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation, neither shall the Arabian be shed there, neither shall the shepherds make their fold there. But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures, and the owls shall dwell there, the satyrs shall dance there. And the wild beasts of the island shall cry into their desolate houses, and the dragons in their pleasant palaces, and her time is near to come, and her day shall not be prolonged. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray na kayo po mauna. Ito po'y strong meat of the word, Panginoon. May prophecy, may judgment, Panginoon. Intindihan po namin ang mga ito. Buksan mo sa aming series, Panginoon. Sa Isaiah, I pray. Kayo po manguna sa amin. Bigyan ako pangunawa. At nakikinig po kami. Magang maasa na pagkapala sa inyo, Panginoon. Ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, binibilis ako po dahil mahaba ito na, 22 verse. Pero saglit lang po ito. Anyway, title po natin ngayong gabi ay Babylon and the Day of the Lord. Babylon and the Day of the Lord. So, ang dami itong background po, no? So, una, ano ba yung Babylon? Ito po ay both country and city. City-state ang tawag nila dyan. Napaka makapangyarihan nung panahon na yan. Yan po yung later, sasakop sa Judah, ubusin sila. And then, yung mga iba sa kanila ay kakapture. Napakatagal po niyang naghari, no? Naghari-harian. At I'm sure, nasa mga ano niya yan, di ba? Grade ano ba kayo niya? Grade 8. World history sa amin, ganun. Second year. So, kilala yan. Isa sa mga halos talagang pinaka. Malakas. At medyo yung iba dito may paano na, no? Kasi tagal natin nag-aad ng Daniel, ng Revelation. Kaya may bago. Ulitin ko na lang para sa mga bago, okay? At yun nga, actually, sa Isaiah 13, may reference na sa Revelation. Hindi ko na lang pupuntahan. Para nakafocus tayo sa chapter na to. Pero basically, yung Babylon, sabihin ko na lang inaral namin sa Revelation, may tinatawag na beast, di ba? The beast and the kingdom of the beast and Babylon. At pinipicture siya ng iba pa yung Babylon the harlot, the ano ba yun? Queen of the harlot. Ano tawag doon? Mother. Mother of all harlots. Pag sinabi pong harlot is pakawalang babae, di ba? Yung pokpok. Yung prostitute. So, ba't kinukumpara yung Babylon doon? Mabigat to, ha? Kaya maganda, kita nyo na rin kung sino tong Babylon na to. Yung Babylon, yun nga, parang bansa lang siya, makapangyariang bansa nung panahon nila. Pero actually, yung kanyang kagawian, okay? Yung kanyang gawi, yung kanyang style, ay pinagpasa-pasa. Okay? So, basically, yun yung kingdom, pwede samahan, sistema, na tinataas yung demonyo tsaka mundo. Ganyan po yun. Okay, kaya later, husga sila ng Diyos. Kaya the same chapter dito sa Isaiah 13, dito po nabanggit una, in the day of the Lord. Okay, dito po yan. At alam natin na hindi lang basta araw yun. Kasi nga, the day of the Lord. Papaulit-ulitin yun sa Zechariah, sa Zephaniah, sa Joel, sa Ezekiel, tsaka sa Jeremiah. Basically, lahat ng major prophet. And then yun sa Joel, napakalinaw nun. Binanggit niya sa Acts, then definitely sa Revelation. So, husgahan siya sa Revelation ng kamali sa 18, saka sa 14. Inulit po yung statement sa Jeremiah na Babylon is fallen, is fallen. Ibig sabihin, ito yung bagay, yung sistema, na parang kalaban. Alam niyo namang siguro kahit nanonood kayo ng ano-ano yan, lagi may kalaban dyan eh. Tama ba yung term ko, epitome? Pag sinabi epitome, epitomize, siya yung pinapakilala na kalaban talaga. Okay, epitomize ba yun? Tama yun. Ibig sabihin, epitome.
A standard typical perfect example. Okay? Sila yung Babylon. Pag sinabi sa ba... Tsaka pag sinabi Babylon, ano yung ano dyan? Babel. Sa demonyo talaga yan. Okay? So kaya even sa panahon natin, yung isang pastor, sabi niya, yung Babylon daw ngayon, US daw. Masakari daw kasi bihira yung ganyan interpretation lalo mga Amerikano, syempre. Yung, pero siya, nakita niya, sa panahon daw natin, kung sakali na mangyayari, karina pa yan. Hindi humihinto. Inasabayan ako. Sana yung tahimik. Okay, so yung pinakalaban. Kasi alam nyo naman po, kahit ang pagbansa kasi, hindi naman isang tao lang yan eh. So, ano po yan eh? Sama-sama. Ibig sabihin, mamatay man yung leader, ano, may papalit pa rin eh. Di ba? So, ganun din naman sa mabuti, no? Kahit sa church, mamatay mo yung pastor, eh, susunod lang yan eh. Basta, yung mga tao, isa yung pinaniniwalaan. So, itong mga to, makamundo, mga demonyo. So, kaya nga, balik tayo sa Babylon USA, meron silang documentation nun eh. So, parang tama eh, kasi nga, yung sinabi sa Revelation, gano'n, mayaman, maraming trade, ibig sabihin sila yung consumer country daw eh, US, kasi mayaman nga eh. Kaya sinabi doon sa Revelation, nung sila'y pinasabog na ng Diyos, nalungkot yung mga merchant, kasi nga sila yung consumer nation, yung tawag. Okay? So, posible. Pero kung naalala nyo natin natin sa Daniel at Revelation, ang sabi ko dyan, yun nga, parang siya yung sistema ng mundo, makamundo, kasama na yung Catholic dyan, Vatican, kung saan sila yung nakikinabang po sa kamunduan. Sistema po yan eh. Naintindihan mo sinasabi ko, kahit sa ang bagay po, pag inaral mo yung, sa panahon lalo natin ngayon, may mga sistema ngayon na pag alam mo yung kung saan ka lalagay, may kinabang ka. Okay? Unari na lang, mga, ano ba gusto nyong, ano, industriya. Kahit saan pa yan eh. Movie industry, di ba? For example, ganun. Nangarap ka, yung mama, yung iba, bata pa lang, nanonood ng ano-ano, pa-idolize yung mga artista, gagayahin. Doon na yun. Nagiging successful na siya doon. So may mga sistemang ganyan. Ano pa? Yan, financial din. Ganun din yan. Delikado yan kasi sinabi mismo ng Bible na mag-iingat ka dyan, di ba? For the love of money is the root of all evil. So kung yan ang susundin mo sa buhay mo, siguro maaaring maging mayaman ka, pero anong klaseng buhay na magkakaroon ka? Okay? So ano pa yung mga sistema sa mundo? Yan. So kaya yung I believe, yung Babylon doon, the mother of all harlots, so parang bansa rin siya na nakasentro kung saan. Kaya nga, parang sa ngayon, US. Kasi lahat yan, kaya pag nangangarap ka ng, ano ka, matalino ka, saan ka pupunta? Yun yun, US. Kasi sila yung makapangyarihan sa ngayon eh. Sama-sama na po dyan. Hindi lahat Kristiyano doon, mga Kristiyano doon, pero marami rin loko-loko. Okay, but anyway, so ito po yung kaya mahirap itong ating chapter ngayon eh. Dalawa po yung utak nyo ngayon ha. So yung laging sasabi, yung immediate fulfillment po, no? Kasi ang immediate fulfillment, no, talagang literal na Babylon. Yung mismong kingdom, bago magkaroon ng Persia, actually magkakasabay yan eh, Assyria, Babylon, Persia, pero yung pinakamalakas, gumaganyan siya, ibig sabihin, parang ngayon, nag-uunahan. Okay, pero ang, again ha, sa, natapos natin si Daniel, ang nauna talaga doon, Babylon, and then, Persia, and then Greece, and then Romans. Pero po sa naalala sa Revelation, seven heads, yung dragon, di ba? Demonyo yun. Pero yung isang seven heads naman din doon, the beast, no? The beast, as in the king of the beast, hayop. So may seven heads, naalala nyo pa yun. Ano yung represent noon? Ito mga to, kasama yung Babylon, Roman, Greece, pero ba't seven? So may mga nauna pa kasama nila, Egyptian, and then Egypt, and then Assyria. Basta pare-pareho po sistema niyan. Supposedly,
ang kung ikaw mayamang ka, matalino ka pa, lilingkod ka sana sa Diyos eh. Pero sa salibutan to, hindi po ganun eh. Tanggap na po natin 'yun. Hayaan lang tayo ng hayaan lang natin na protection lang tayo ng Diyos. Huwag tayong mangarap na maghari-harian dito sa mundo. Kasi ang sistema talaga niya, makamundo, makademonyo, okay? So, yun na, medyo binilisan ko lang pinag-aralan namin. Daniel, Revelation. Kaya ngayon, ulit ha, immediate fulfillment, yung literal na Babylon, and then, end times. End times, alam niyo, end times, later pa yan, mangyayari, hindi natin alam. Pero, mangyayari pa, hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. At, makikita nga sa chapter na to, talagang nag-a-allude siya doon. Ibig sabihin, tinitingnan niya yun. Hindi lang pang-immediate to. Okay, isa-isa na natin ngayon. And again, yung term na the day of the Lord, dalawang beses binanggit din sa chapter na to. Kasi sinabing day, araw, the Lord, of course, the Lord. Ano yung sabihin ng araw? Pag sinabi ko, may araw ka rin sa akin. Ano yung sabihin nung? Ha? Event, di ba? May mangyayari nun. At lalo na, kunwari, si inaway ako ni Sandra, kunwari. Kunwari lang, ha? Eh, wala akong magawa. Either wala ka siya or what. Sabihin ko na lang, huwag niyo gagawin yun, ha? Pero minsan, ganun eh, no? May araw ka din. Ano yung sabihin nun? Nagbabanta. Alam niyo, Panginoon, di ba lalo ang Panginoon, dahil napakabuti niya, kaya naman tayo ubusin, eh. Kung gusto niya. Pero, yun ay nireserva niya. Nireserva niya at paulit-ulit sasabihin sa Old Testament and later sa Revelation. Kasi nga, mabuti siya, pero talagang may mga tao ayaw. Nakalabanin pa siya. Hindi naman pwedeng ubusin lahat kasi alam nyo, sa Bible, ang Diyos siya, kahit minsan tayong anak ko, lang naman hindi naman pwedeng lahat ko papaluin. Diba? Minsan, oh, minsan lalo pag lumalaki, minsan papabayaan muna, bayaan muna siya mag-isip, ha, sarili niya. Lalo, ang Diyos, ganun din eh. At iba naman, natututo, pero yung iba talaga, hindi. Huwag nang gagawin dun. So, may nireserva po yan. Yan ang term na maalala nyo sana ngayon. Ha? Sa Day of the Lord, nireserva niya yan. Sabay-sabay na. Eh, paano ba sa iba na matay na eh? Eh, may impyerno naman. Pero dito sa mundong to, ito yung kung saan ay, kaya pag babasa, yung binasa nyo kanina, puro parusa yun eh. Puro negative. Kaya inaanda ko yung production kasi namaya alam na eh. Basta negative yun na yun. May papatayin, ubusin. E para sa niya, ba't pinag-uusapan, Pastor? Ito po yung masabing, kasi, di na lang, umpisa na natin, ha? Now, yung mga major prophet, Ezekiel, tsaka Jeremiah, may judgment sa Babylon niya. Pero napansin ko, dito lang yung burden of Babylon. Which Isaiah, the son of Amos, did see. So, na point number one, sino yung nakakita ng burden sa mga bansa? Pansinin nyo, yung iba, mga expert, economics, kasi daw yung China daw, lulubog, yung ganyan. Anyway, nakikita nila yun. Kasi alam nila yung mga trade, yung geopolitical, ewan, ekek dyan. Pero lalo na yung lingkod ng Diyos, alam nyo ba yun, nakikita niya yan. Ako, binabasa ko din yung mga lingkod ng Diyos na nagsulat at nag-prophesy, ganyan. Nagkakatotoo rin eh. Sa Pilipinas daw, talagang may nag-ano dito, tinulungan tayo kahit o paano. Kaya hanggang ngayon, Pilipino tayo, umaasa tayo dyan. Ng blessing sa ating bansa, lalo pag nagpatuloy tayo. Totoo po yun, hindi po imposible yan. Ngayon naman kahit maliit yung Pilipinas, malaki nga Pilipinas pag tinignan mo sa mapa. Iwahiwalay lang. Wala yung Japan, iwahiwalay din. Indonesia eh. Pag pinagpala ka talaga ng Diyos. Amen? Netherlands nga, pabiyan, lubog yun sa baha. Ay, alam nyo ba yun? Eh, napakayaman. So, gusto ko lang point dito, ang lingkod ng Diyos, nakikita niya yung future. Kaya, kung gusto nyo kayo, gusto nyo ba yung kayo tinatanong, saan ba ako pupunta? Gaabod, anong trabaho ko, ganyan, kayo yung tatanungin. Kasi nakikita nyo na eh. Kung ano yung mga iyan, hindi lahat, pero may mga bagay pinapakita nyo sa inyo. Okay, yun mula. Ano yung burden of Babylon? So, itong 2 hanggang... yan, hanggang 4... kakasama po yan, parang introduction po yan. Okay? Sabi dyan, lift thee up a banner upon high mountain. Sino yung pag sinilabing lift, iya tataas, ano yung
banner, parang flag. Tinataas po yung flag. At yung ano nyo, yung quiz nyo, di ba? May mga flag sila, di ba? So, para sa inyo yung flag. Ang bira, kailan lang, yung flag pala ng Pilipinas, tinira daw ng ano, no? Alam ko talaga ng China, eh, no? Anong sinisimbolo ng flag? Yung means pong bansa. Ito siyempre, unit mo, yung sa ano, tribes. So, pag tinaas yan, naku, lalaban yan. Susugod yan. Upon the high mountain, ibig sabihin, wala tayong walang pakialam, gaano kataas yan. Talaga susugod to. Exalt the voice unto them. Ano yung voice? Hindi sinabi dito, ha, pero kasi inaral ko na eh. Sinasabing voice yan, malamang yung commandment ng Diyos na sakupin yung Babylon. Amen? Kasi sinasabi na dito, sinabi sa Jeremiah yan eh. Yes, kayo yung malakas ngayon, inubos yung Israel, and then marami pang bansa, pero later kayo ubusin din. May sabi dyan, shake the hand. Ayun yung di masyadong ano, siguro, makipagkasundo, kung ano man yan. May sabi, bakit? That day may go into the gates of the nobles. So, sino ba yung mga nobles? Ito po yung may mga sa bansa, ito yung may mga sinabi. Ibig sabihin, may pangalan, pwede sila yung mag-sponsor sa gera. So, bakit sila daw? Anong gagawin nito? Gera nga po yan. I have commanded my sanctified ones. So, ang Diyos yung nagsasalita dito, ha? So, kinuman daw niya yung sino sanctified? Sinabi sanctified, pinaging banal, or isa sa mga, ibig sabihin na sanctified po is inalat or dinivote. Okay? So, hindi ibig sabihin banal yung kung sino man yan. Kasi sino, alam niyo ba kung sino tatalo sa Babylon? Banggitin mamaya yung mga yung next na bansa, next na ano, the Medes, no? Persia. Medes and the Persians. So, parang hinahanda lang sila ng Diyos. Sabi dito, hinanda sila, sinutusan sila, I have called my mighty ones for mine anger. So, ano ba tayo sa ano ng Isaiah? Galit ang Diyos. So, dahil sa galit, magpaparusa siya. Even them that rejoice in my highness. So, ibig sabihin, alam nyo sino ba yung lumalaban sa Diyos? Para sa Diyos, I mean. I-relate natin sa atin. Napansin nyo ba hindi lahat makikipaglaban para sa Diyos? Obviously, yung iba ay nautusan lang, usunod kung kanino. Pero may paglaban talaga para sa Diyos yung mga, sabi dyan, rejoice in my highness. Yung nakakilala sa Diyos at tinataas siya. Alam mong siya ay mabuti, dakila, talino, marunong, makapangyarihan. Yun po yun. Kaya po tayo, hindi tayo asa mong sinong politiko. Tandaan nyo po yan. Huwag kayo asa kung sanino politiko. Minsan iba, kahit, ganun, kahit mga Kristiyano, yun yung ano sa buhay. Yung kailang kung magawa ka, pero bandang wala, sa Diyos ka asa. Tandaan nyo po lagi yan. So ulit ang tinawag sila kung sino man yan, sa Medes or Persian ba yan, pero hinanda daw ng Diyos, inutusan. Pero pwede natin i-relate sa atin yan. Tayo yung mga tao na magpapatupad ng kalooban ng Diyos. Okay? So sa, again, sa immediate fulfillment ito, yung Medes and the Persian. Then the noise of a multitude in the mountains, ganyan po yung gera. Nakikita niya yan, pagparating na, nag-iipon po yan, ha? Parang yung kalala sa Russia, sa Ukraine. Ilang araw, ilang buwan bago yun, talagang nagwa-warning na eh. Ba't nag-iipunta ng tanke doon? Wala lang exercise, hindi. Yung iba, alam na eh. So, ganyan din po yan. Yung Babylon, kahit malakas siya, pag talaga naman pinagtulungan niya, ubus yan. Like a great people, maraming people, tumultuous. Ano yung tumult? Magulo. Noise of the kingdoms of nations gathered together. Yan. Kaya nga, actually, mamaya, babagitin yung Medes, pero actually, dalawa po yan. The Medes and the Persians. So, magkatabing ba, ano yun, malakas sila pareho, pero for whatever reason, nagsanipwesta po yun eh. As in, distinct people yun, Medes and the Persian, kaya nagsama. So, pinagtulungan ang Babylon. The Lord of hosts mastereth. Ano yung mastereth? The host of the battle. Parang pinapa, ano niya, ano yung master? Ha? Binubus, pinapa? Pinagpaplanuhan.
pag master, iniipon, yan, pinetraining. So, kung ikaw yung, again, ang dami application nito kung meron kayong kalaban. Kata nga, China. Kalaban natin, walang Diyos yan. So, ngayon, tayo tinetreaten. Wala tayong asang, hindi yung Diyos. Doon, pwede tayong maghanda-handa. Tapos yan, pwede yung mga kulto dito, di ba? Ang hirap eh. Pag ikaw, gusto mo lang maglingkod sa Diyos, ginagawa mo yung tama, may kalabang ka. Okay? So, hayaan mo lang ang Diyos, hinahanda niya na yung panguhusga niya dyan. Paniwalaan natin yun. They come for a far country. Paulit-ulit na, ginabasa yung Bible, ganun lagi yung pag winawarning ang ka. Kasi nga, alam niyo, minsan yung kalaban yung problema natin, pag andyan tayo, may mga bata, mag-aaral kayo. Nagaganyan ka, ha? Maglaki nyo, mahirap ang buhay. Di ba kailangan yung mga matanda? Eh, totoo naman. Kasi nga, alam mo yung bata, hindi pa na nakikita yan, eh. Ganon din ang Diyos. Pag nag-warning siya, may darating na, sino ba yun? Hindi ko naman nakikita. Hindi ko nga nabalitaan yun, eh. Pero meron. Amen? Amen. Ganon din tayo mga bata. Pag hindi ka nagsipilyo, bulok yung ngipin mo. Eh, ano naman? Ang sarap kumain, eh. Gusto ka na matulog. Gusto ka na mag-toothbrush, eh. Pag ikaw nabungi, asang hinga. Kahit pa may pampaya, si Bud, alam niya yun eh. Kahit may pampaganyan ka, ang hirap pa rin. Gusto mo yung natural. Ano ba yan? Sa love life, ganun din yun. Pag ikaw, sinawarningan ka, sige ha, ikaw, malandi ka, bata ka pa lang. Pag ikaw, ginugulpi. Ngayon, ang pogi niya, pag ginugulpi ka na, sa tingnan ko lang. Totoo kasi yun, winawarningan. Ito, kaya winawarningan sila, malayong bansa, di mo kakilala yan. May mga tao bang ganun? Ngayon nga sinasabi. From the end of heaven, even the Lord and the weapons of His indignation to destroy the whole land. So, totoo yan. Kasi nga, ang Diyos nga nagsabi niyan eh. Parang kasama niya yung kalaban niyo. Winawarningan kayo. So, sa case natin yan, alam niyo na yung winawarningan tayo lagi, di ba? Sa mga pag-aaral, sa pag-aasawa, sa buhay. Kung ikaw yan, nalalaki ko nasa utak to eh. Lalo kayo mga bata, ha? Pag kayo may mga mali kayong desisyon sa buhay, pansin nyo ba, ba't may mga sinahulo, bakit di nalang sila magbagong buhay? Di ba yung maganda tayong tanong tayo minsan? Magnanakaw ka, ba't yung magnanakaw? Magtabaho ka, nakakala mo lang, ganun kadali yun. Kaya sila magnanakaw, kaya sila manluloko, kaya sila mamatay tao, may mga pinili yan sa buhay nila, ang hirap nang bumalik. So again, pwede. Pero hindi madali. Kaya ngayon pa lang, pumili ka kahit yung pag-attend lang sa church. Yan nag-uumpisa yan eh. Lagi kayo sinusubok eh. Lalo na yung mga, ito, buti to, nakapatid mo. Pero yun to, si Christian, salamat, dito pa rin. Amen? Yeah. Eh, kahit ito, si DM, may pigil sa kanya dito, di ba? Nagde-decide kayo para sa sarili nyo. Ngayon, mapalad yung mga nanay, tatay nyo, kayo inahatak dito. Pero kahit mga anak, hindi pa rin eh. Nabanggit ko lang yun, kasi nga, pag winawanin nga kayo, makinig kayo. Hindi nyo pa nga alam eh. May mga bagay na hindi nyo kaya ang maarok. Di ba? Kaya makinig. Amen. Ito na. Saan ba yan? Anong basa dyan? Howl. Ito pala tayo, no? And the weapon of the Lord, the weapons of the indignation, the doors of the land. So, howl ye. Ano yung howl? Dito na maganda yung ano, pag inaaral mo yung salitaan ng Diyos. Kompleto na siya eh. Magaling siya. Kahit salita lang yan, kung iniintindi. Pag sinabi yung howl, ano yun? Para daw umaalulong. Alam niyo yung umaalulong? Ba't pinapaalulong sila? Kasi nga, isa sa mga ibig sabihin ng howl is parang hirap na hirap ka na. Nakita kayo ng talagang ano, yung umiiyak na sa ano? Either nasaktan o iniiwan ng kung ano. Pag umiiyak yan, kala mo. Ayaw nang gayahin eh. Pero sino pwedeng gumaya? Ngayon, masakit yung ano mo, di ba? Nasaktan ka, nabasted ka na, wala ka pang tabaw, napilayan ka pa, tapos sakit ka pa, tapos namura ka pa, tapos yung sugat mo, nilagyan pa ng may toilet. Alam niyo ba yung may toilet? Hindi niyo na alam yun. Hindi mo bula yun ba? Nagpakasakit nun. Agwaksinada yun. Yun hindi masyado masakit, di ba? Ngayon may betadine. Dati hindi pa uso yung betadine. Ang gamot namin lagi, may toilet.
Ayun, hindi naman masakit eh. Talagang mapapasigaw ka. Alcohol. So sabi, howly, bakit for the day of the Lord? Ito yung unang mention, no? So binanggita pala yung sa unang mga chapter. Pero ito yung pangalawa. For the day of the Lord is at hand, patating na. Yung araw ng Diyos na siya yung mag-avenge, no? Paparusahan kayo. It shall come as a destruction from the Almighty. Ito na, tuloy-tuloy na po ito. Therefore, all sons shall be faint, manghihina, yung mga kahit malalakas. Kasi, kunwari, ikaw, malakas ka. Kasi ba, ng lakas mo. E, pinakalaban mo, 10. Lalaban ka pa ba doon? Yung mga pelikula, hindi totoo yun. O kaya yung ano, Ukraine, kunwari, oy, may 10 kaming tanke, yung kalaban yun, nuklear lang gano'n ako. And every man's heart, ngayon, itong sinasabing every man, ito na yung mga medyo familiar tayo kung alam niya Revelation. Kasi nga, ayun po yan eh. Talagang lalo kayo matatapang daw, hari ka pa, and Diyos na yung magpaparusa. Gumagamit na ng, again, parang alam niyo yung 9-11, di ba? Sa Amerika. Eh, napakalakas na Amerika, pero nung nangyari sa kanila, nangatog sila lahat eh. Kahit mga Kristiyano daw, yung mga backslider, pambira, lahat na-revive daw eh. Punong-puno, mga churches noon. Hindi nyo na inabutan yun, no? Ako, inabutan ko yung college yata ako noon eh. Pag uwi ko, ano yung pinapanood ni mami? Ba't may sumabog na ano? Gabi sa atin, no, sa kanila umaga. Kaya pinapanood lang nila yung umbiyo, sabog yung US. No? Kaya yung mga Amerikano nun, takot na takot. Diba? Ganun yun. Eh, dalawang building lang yun, lima ata, kung ano man yan. Eh, paano ko nagbabagsakan na yung mga nuklear? O kaya, ano ba yung... Hand of God. Kunwari, yan. Disaster na. Lindol. Diba? Mamaya, may bagit yung lindol dito, pero hindi ganun kalinaw. Every man's heart shall melt. Natakot ka rin. And they shall be afraid. Pangs and sorrow. Pag sinabing pangs, parang sakit din yan eh. So shall take hold of them. Masaktan sila. Natakot sila. And shall be in pain. As a woman that travaileth, so famous siya sa mga babae, hindi natin alam yun. Basta masakit daw yun. Manganak ka, di ba? Ganun daw. And they shall be amazed one at another, their faces shall be as flames. Hindi ko alam sabihin nun, siguro matutunaw. Di ba? Kaya kung may mga footage ng 9-11, ganun yun, nagtatakbuhan yun. Hindi alam saan tatakbo. Saan ako tatakbo eh? Umuguho dito. Nakita mo yung taong ganun, hindi alam saan tatakbo. Makakatakbo ka, saan ka tatakbo? Sino dito ang ano, ganun? Behold, ito na, the day of the Lord cometh. Yung salita pong yan. Lalo yung mga ngayon, ang yayabang po niyan, alam mo, hindi sila mamatay eh. So, iba't natin pinag-aaral ng pastor eh, sa kanila dapat yan eh. Aralin mo nga rin para ma-appreciate mo, maligtas yung iba, gamitin ka ng Diyos para sa iba. Kasi darating at darating yan, kawawa sila pag hindi sila naligtas. Cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate and shall destroy the sinners thereof and out of it. So again, familiar ha, ganyan na ganyan sa Revelation 6, pagdating na yan. Ito na, Revelation 6, sabi dito, for the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. Paano, mawawala ng star? Pwede ba yun? Eh, paano kung puro usok na, di ba? Makukubera na yon. The sun shall be darkened in his going forth. Pwede bang mag-dark yung sun? Sa atin, sa perspective natin, di ba? Pag may eclipse nga eh. Sabi nila, eclipse to, pwede rin. And the moon shall not cause her light to shine. So, sa ibang bahagi ng scripture, a blood moon yan. Shall be turned into blood. So, parang ano talaga, eclipse. Pag sabihin, doon yung iba naman, OA yan, pag ganyan, di ba? Kailala, nagkaroon eclipse sa US, Mexico. So, regular na nangyayari eclipse eh. Pero obviously, ito iba dahil may mangyayari talaga darating ang Panginoon. And I will punish the world for their evil. So, again, aligned po yan sa Revelation 6 and 7. Yun nga po yung Great Tribulation and then Wrath of God. Okay? So, paparusahan ng Diyos. Ba't yung kanyang paparusahan? May impyerno na nga. Parang pinapakita niya yung
kanyang ano, pagagagat yan ng Diyos, yung mga, yung sistema ba, yung sabi natin kanina. So kahit naiyayabang niya, mayaman, malakas, later, kapatusahan sila. Malinaw dyan dahil sa kanilang kasamaan. At paulit-ulit po dito yung mayayabang. So kaya mayroon tayong chapter dito sa Isaiah, di ba? Warning to the proud. Malala niyo yun? Bago may mag-ano dito. Warning yan. So sa atin, tandaan nyo na yung mga bata kasi kaya minsan, ba't yung bata sinabihan mo ngayon, mamaya gagawin na naman. Yung diba, sobrang bata, pero kasi nag-iisip din kayo, di ba? Tinatansya nyo yun, eh, okay lang, palo lang pala eh. Gusto kong mong gawa ng ganito eh. Mayayabang. Kaya madalas sinasabi dito, yung mayayabang, sige, yabang nyo, mawawala rin yung yabang nyo. Alam nyo ba yan? May matapang dito, tanggal ang yabang mo. Alam nyo ba yung mga ganang? Kailan natanggal yung yabang? Kapag? Kailangan kang mayabang? Pinasiga sa inyo. Hindi ko susugurin ha. Paano matatanggal ang yabang ng mayabang? Pag nakatapat sila ng mas either mayabang or malakas, di ba? Kasi ano yung mayabang iba, malakas eh, mas marami yung kalaban mo, may baril, di ba? Ano yung China na naman, di ba? Yabang ngayon. Kung natapatan yun, napahiya na dati yung China eh. Alam nyo ba yun, nakalimutan ko anong year yun. Talaga susugurin na yung Taiwan natin, hindi nagkakamali. Eh, biglang pinadala yung US, ang dami. Atlas yun. Kaya, huwag kayong mayabang, amen? Lalo sa Diyos. Nangyayari din sa atin to, by the way, ha, sa buhay natin, kahit mga Kristiyano. Kaya, yun ang lesson natin ngayon. Kahit end times yung pinag-uusapan natin, may matutunan tayo dito, amen? Medyo ginamit ka lang, marunong ka lang ng ganyan, marunong ang ganyan, sikat ka na, may konti kang pera, ganyan, yabang na. Never. Sa Diyos ka magyayabang, okay? So yan, pagdating daw yun, yung mga mayabang, ubos. Either mama, tayo yun, maaalis yung yabang. And I will lay low the haughtiness of the terrible. So dati nakakatakot sila, sila yung matatakot. They will make a man more precious than fine gold. Ito yung medyo mayroon intindihin, pero explain natin ha. Yung isang tao daw, isang lalaki o isang tao, ay magiging mas precious pa sa gold. So alam naman natin, sa panahon natin, yung gold is importante, di ba? Every man, even a man, that done a golden wedge of Ophir. Si Ophir ay kilala sa gold, paulit-ulit yan. Yung wedge, I believe, parang bar yan ng gold. So bakit magiging precious? Ano bang mas importante, tao o ginto? Pag ano yun, pag spiritual ka, di ba? Pero sa ngayon, napa-abort nga yung mga bata eh. Diba? Pinapatay nga sa gera yung mga tao. So in a way, mas importante sa ibang tao yung ginto or pera. Pero bakit sabi nito, ang Diyos mismo ang gagawa yung tao mas importante sa gold? Paano niya gagawin yun? Paano ba naging importante at mahal ang isang bagay? Pag ceramics. Law of supply and demand, di ba? Eh pag namatay na lahat ng tao, konti na lang natira, di ba importante yung tao? Parang sa maraming bansa daw ngayon, ganyan, Japan, ang konti na ng tao kasi ayaw nang mag-anak ng mga tao kasi mga ano na, umaasa sa robot, ewan ko, tsaka sa mga migrants. Eh sabi dito, dahil sa daming mamamatay sa inyo, magiging importante yung isang tao, okay? Di pa tayo tapos, nag-umpisa pa lang tayo, ano pa? Therefore, I will shake the heavens and the earth. So, pamilyar na, sinabi din sa Joel, sa Revelation, magkakaroon daw ng mga earthquake. So, medyo, pero ang tanong niya, bakit niya aalugin? So, pwedeng para matakot yung mga tao, di ba? Again, pag lumilin doon, wala nang matapang dyan eh. Lalo, pag nanonood ka ng mga pelikula, alam yung pelikula 2012, yung nasira na yung mundo. Hindi mo alam, tapos mayroon mga libalitan, the big one, ganyan. Tanggal ang ano mo dyan. Eh, para pag ito ng panahon talaga ito, hahusgahan ng Diyos. So, tanggal ang ano mo dyan. Okay.
and the earth shall remove out of it. And the wrath of the Lord of hosts in the day of his fierce anger. So malinaw, galit ang Diyos, mapalusin siya. It shall be as a chaste roe. Ano yung roe? Hindi ko alam, parang hayop yan yata. So nakita niyo yung mga paghinahabol ng leon? Usa ba yung roe? Doe yun eh. Pero pareho nga tayo. Roe is parang doe nga. Basta na yun, basta ang hayop pag inahabol niya, hindi na mapakali yan, di ba? Ganun din itong mga to. Lala ko talagang dati kung bumusay, yabang nun eh. Sabi, pag lumilindol na raw, di ba sinasabi sa ano, eh, duck, ganun lang yung cover. Kami, hindi. Yabang nun, hindi raw siya ano eh. Pero pag ito na, lumiliglig na talaga. At alam mo, paparusahan ka na ng Diyos. Diyan yung mga balita na rin, nako. Hindi ka na makapakali niyan. And as a ship that no man take it up. Ito hindi ko maintain siya. Siguro, yung ship kasi ay parang inaalagaan natin, di ba? So tama yan. Nakita niyo yung mga kambing sa JJX, di ba? Ang kulit na lalo mga bata. Sabihin, talagang hindi na makapakali yan. They shall every man turn to his own people and flee. Everyone to his own land. So takbuhan na. Everyone that is found shall be thrust through. Ito na. Pag ikaw daw, kasi bakit ka nagtatakbo? Kasi ikaw ay nagtatago. Eh, pero nakita ka, ano yung trust through? Kasi dati puro sword lang eh. Or shield, spear. Tutusukin ka, pag sinabing trust through, sasaksakin ka. Ay, masaya ba tong chapter na to? And everyone that is joining them, ay, kilala mo yon? O Ampere, o sino pang Ampere dyan? Pag kilala ka daw, saksakin ka, fall by the sword, so, patayin ka, pagkita ng espada. So, nakikita niyo yung context dito. Again, ha? Ang maganda dito, ang pangako sa atin, hindi natin maano to, hindi tayong pre-trib, ha? Pre-rat tayo. So, may pagkakataon na abuti natin iba dito, pero iba dyan, hindi na. Pagbat hindi na talaga yung wrath of God. Ano pa? Yung mga bata, eh, paano yung mga bata? Eh, lalong awawa yan. Sa Bible po, paulit-ulit yan pag talagang pinaprophesy or pinipicture, dinidescribe kung paano yung gera. Diba, alam nyo, kahit ito sa yung lola ko, lagi tinukwento dati yun eh. Kasi yung mga hapon daw, anong gagawin sa mga bata? Itatapon. Lagi kinukwento na lola ko nun eh. Yung mga bata, tatapon yun, sasaluhin ng bayoneta. Kasi yung maranasan yun. Hindi na uso bayoneta ngayon, pero ganun pa rin, papatayin basically mga bata. Diba nakakaawa? Dapat, kasi mga normal na tao. Pero itong kalaban nga nila, kasi galit ng Diyos sa kanila, yung ginamit ng Diyos, galit din. Pag sinabing dash into pieces, pang madalas sa Bible, yun ang ginagawa, tinatapon yung mga bata. Patay. Ano mangyayari doon pag nalaglag, kunwari, sa taas ng ano, lasog-lasog yun. Their houses shall be spoiled. Eh, may yaman, no? Ganyan yan, no? Malaki gate. Diba? May mga iniingatan kasi sa loob. Ano, ewan ko, pera, guntong, ano man yan. O sinabi yan, their houses shall be spoiled. Uubusin yan. Iniingatan, tatago-tago mo yan. Ano, mahal ngayon? Relos. Hindi na uso relos, eh. Ano mo iniatago? Diamond. Uubusin yan. So again, ang context dito po, yung mga wicked. Sila yung gagawin ni tayo, ha? Kaya pwede rin tayo, ibig sabihin, huwag ka na mag-ipon ng ipon dyan, anong ipon-ipon mo dyan, ubus din yan. Hindi, ito yung matindi, no? Anong iniingatan pa natin? Yung mga ating pamilya, di ba? Yung mga asawa daw ay, pag sinabing ravish, ano yan? Re-rapin. Alam nyo yung rape? So, hindi maganda itong chapter na ito, negative, pero yun ang sinasabi ng Diyos kasi, talagang judgment ito. Amen? So, iniingatan mo yun, tapos re-rapin. Kasi nga, gera na eh. Ganyan po ang gera. So again, hindi tayong gagawa sa kanila. Sila-sila yan. Patulad dito. Yung Babylon, gagawa na. Ito na yung sinasabi yung Medes, no? Behold, I will stir up the Medes against them. Ano sabi ni stir up? Parang hinahalo, parang mag-excited, di ba? Ibig sabihin, talagang alam niyo yung mga bansa ka na, mayaman na to, mayaman na to. Hindi naman basta-basta mag-aaway yan eh.
Mayaman tayo, di mag-trade na lang tayo. Pero ang Diyos nga ang gumawa. Ibig sabihin, talagang parang yung Russia, di ba? Laki-laki na nila. Tapos, ba't nyo gina yung Ukraine? Ano, kulang pa kayo? Nakita nyo ba yung mapa ng Russia sa laki? Ibig sabihin, inistir. Ibig sabihin, ang Diyos mismo gumawa ng paraan para maging sakim itong taong to, itong bansan to. Ayun, galing-galing ng Babylon, ha? Hindi, mas magaling kayo, di ba? Mas magaling kayo. Ang Diyos mismo gagawa nun, kaya hindi posible yan. Kaya nangyari nga po talaga to. Ah, ganito na lang, mayaman naman kami, di ba, Babylon? Nagawin namin, oh, huwag niyo kang girahin, bayaran na lang namin kayo. Eh, kaso nga, yung tindi nung paggamit sa kanila ng Diyos, ano, silver, gold, sa amin na yan, pag napatay na namin kayo, eh. Ba't yung pababayaran? Yan, ganun nakatindi po yung nangyari dito. So, nakikita niyo kung gano'ng kadesperado yung warning ng Diyos dito sa Babylon. And their bows also shall dash the young men to pieces. To pieces na naman. Talagang nakakita pa kayo ng pelikula minsan sa manood tayo ng ganun. Nagkakalasog-lasog yung katawan. Kasi talagang yung bow, hindi naman nag-aano yun. Pero may malalaking bow, alam nyo ba yun? Yung ginagamit para maramihan, pag natusok yung nasa unahan, ju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 j
So again, tinatakot sila dito kasi in a way, totoo yan. Talagang totoo yan, judge, hihusgan sila. Well, maawa naman siguro yun. Walang awa. E paano yung buntis? Walang pakialam. E paano yung bata? Wala, patay nga eh. And Babylon, the glory of kingdoms, and the beauty of the Chaldees, excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. So alam nyo rin, Sodom and Gomorrah. Ganun din, walang pakialaman Diyos doon. Kasi nga, loko-loko kayo ha. O sige, ubos. Ngayon, mas matindi yun. Pero sinasabi dito, parang kinukumpara sila doon. So hindi naman sila uulan na ng apoy. Pero parang ganun na rin. Imagine nyo, kung inapuyan kayo ng nuclear bomb. Hindi ganun din yun. Actually, inaral ko rin pala ito yung Babylon ngayon. Alam nyo kung ano meron doon ngayon? Kasi sinabi dito mamaya, sabi dito, wala nang titira doon eh. Ewan ko sabi nung may mga balibalita dati mga Kristiyano, kaya daw sinugod daw ng US yung Iraq. Kesyo gusto daw ni Saddam Hussein na buuin ulit yung Babylon. Kasi doon niya sa Iraq po yung Babylon na yan eh. So, kasi sinumpa na ng Diyos yun, wala na magtatayo ulit niya. No? Yung gano'ng katotoo yun. Pero sa ngayon, medyo nilagyan na lang kung ano-anong ano doon. Talagang ruins na. Wala na pong tumira doon, katulad sinabi sa Bible. Nilagyan na lang nilang konting replika. Ganun pangit mo, pag tinignan niya. Parang sa bata. Parang Star City, ganun lang. Sabi dito, ang ganda-ganda niyo dati! Kaya tingnan nyo ba kasi again, kung US man to, Russia, nakita nyo ba yung Russia, lagi pinapakilala sa mga ano, pelikula, di ba? Ang gaganda ng building, yaban, ano yung sikat nilang ano doon, pati yung Catholic, Orthodox yun eh, the Kremlin, yan. Yung capital nila eh. US naman, lalo yan, marami yan. Yung Sydney, nakita yung Sydney, Opera House. Anong alam nyo yung ano, yung China ngayon, yan ang Shanghai, di ba yun? Yan ang madalas nakikita mo, yung mga ang gaganda rin ng building nila, di ba? Pag hinusgaan ng Diyos yan, ubus yan. Huwag kayong maiingit dyan. Amen? Never niyong isipin na, si Pastor, kung nagsasabi, wala naman yung judgment ng Diyos eh. Ang payaman na lang dito sa lupa. May kisakay na lang ako sa mga philosophy nito, mga... Wad! Ito yan, tapos na natin. Mamaya, i-top up natin. Ito yung supa sa kanila, sa bukod sa papatayin sila, baby nila, asawa nila, sila. Pati yung lugar nila, nako, sobrang sinumpa talaga, wala nang titira, pwede ba yun? Pwede ba yun? And maunlad na ba sa akin, ba't walang titira dun? Kaya maunlad yun, malamang sa hindi, yun ay malapit sa kung saang resources, di ba? Ilog. Posible ba walang titira dun? Alam niyo sa Sodom and Gomorrah, ganun din. Ba't wala nang tumira doon? Kasi nung inuubos ng Diyos yun, talagang puro basura na yun eh. Ang hirap ng
magtayo na lang tayo sa iba, marami pa naman lugar eh. Ganun din dito. Kaysa hukayin mo yun, huhukayin mo, tapos marami kang makikita ang ewan doon, na sinunog, tapos wala nang titira doon. Actually, meron, pero hindi tao. Ito ulit yung sinabi na naman sa Revelation, ha? Ang sabi dito, it shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation, neither shall the Arabian pitch tent there. So ito yung interesting na nakita ko dito. Alam nyo kasi yung Iraq po ay iba na yan. Yung original na tao dyan, hindi na sila. May natira siguro, pero hindi na sila po yan. Mga Muslim po yan eh. So kaya sabi dito siguro, ito yung Arabian. So kahit yung mga Arabo daw hindi magpipitch ng tent, kaya kasi ibig sabihin talagang sirang-sira na yung lugar. Neither shall the shepherds make their fold there. So pag sinabi shepherd, parang temporary lang yan. Kahit mga shepherd, hindi na sila doon magtitira. Sinabing fold, parang yun yung lagay ng mga sheep, di ba? So meron titira pero hindi tao. Ano sabi dito? But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures. So again, Revelation na Revelation to. Amaya, punta natin yung Revelation 18. Ano yung doleful? Parang malungkot. And the owls. Alam nyo ba yung owl? Sa lahat ng horror film, isa yan sa mga ano, di ba? Owl. Bakit? Nakita nyo yung owl, di ba? Talaga nakakatakot. Laki ng mata. Mas lagi lang sa dilim. Tsaka malalaki po yung owl. Mga hunter din yan, di mo makita, bigla na lang. Tahilig lumipad, yan. Yan ang ano sa kanila, kilala sila, di ba? Ano yung satyrs? Dito ako nagtagal kasi nga yung definition nito sa ibang Bible. Alam mo yan? Taong kambing daw yan eh, demonyo. Sa mga fiction. Pero I believe, ano yan, hayop lang yan. Pero interesting din, ba't hindi lang ginamang goat? So siguro may ganong ano din siya, element no, na nakakatakot yung mga titira dyan. Wala nang titira dyan, matatakot eh. May quago, and then satyrs. Parang basta mga, sabi sa iba, ano lang yan eh. Sa iba, tinignan ko sa ibang Bible, mga kambing lang. Pero sa ibang Bible, talagang demonyo. Anyway, ba't magasaya? Naiwan ko sa kanila. Nakita nyo yung mga kambing, di ba? Talon-talon yun. So siguro nga, ang pinipicture dito is, wala lang titirang tao. Sinumpa na lugar. And the wild beasts of the islands. So sila yung titira doon, and shall cry in their desolate houses. So kaya nga yung tinignan ko sa, ano, kasi medyo inano nila eh, medyo inayos nila kasi nga nakakahiya, ewan ko. Kaya rin niya, ang papangit. Simple na lang, wala na siguro, mahirap na mag, ano doon, mag-build. So kaya yung mga maninirahan na lang doon, mga hayop, mga dragon, may dragon pala sa Bible. Nakita nyo ba yung Komodo dragon? O dragon din yun eh. Basta hayop lang yan. In their pleasant palaces. So, kinokontas ng Bible dati, mga palasyo yan. Ngayon, walang nakatira. Walang magtira. Mga hayop ang tumitira. So, sumpa po yan ng Diyos sa mga lugar, mga tao na huhusgahan niya. So, again, ha, balikan natin. Bago ko basahin yung last part. Ito po ay may immediate fulfillment at nangyari na ngayon. So, aral po sa atin lahat yon sa history. Hindi may tatanggihan na may isang Babylon na napaka unlad, napakaganda. So, yung hanging garden, di pala nakita yun eh. Wala na talaga natira. Pero alam natin totoo yun kasi nasa mga literature. May mga drawing din. Iba nakikita natin drawing ngayon, talagang drawing na lang yung later na eh. Pero kaya nga nila na-drawing yun, dinidescribe kasi basta siguro mataas, nakahang, ibig sabihin, parang ano siguro, ewan ko, mga building, tapos nagtanim doon. Maganda raw. So, pero later, mga hayop na lang titira. So, again, hinusgahan ng Diyos. So, at mangyayari ito sa end times, lahat ng ititira ng Diyos dito, lahat ng paparusahan niya,
yung mga ligtas, putang sa langit, sila ngayon, papanoorin natin. So, ano ba yung mga pelikulang alam nyo na ganun? Matindi. Ang dami niyan dati, yung panahon namin eh. May comet, yung isa naman, asteroid. Iba, puro nuclear fallout. Yan, naalala ko ngayon, 2012. Na, ano, sinong hindi nakapanood nun? Sino nakapanood nun? Sinong hindi? 2012. Hindi, yung ano, yung buong mundo parang nag-Noah's Flood. Isa panoorin natin. Ay, pinapalabas yun eh. Yung panahon namin, yun, 2012, ano, ilang taon na ba ako nun? Hindi, ano na pala ako nun? Natrabaho na pala ako nun. Kesyo yun daw yung ano eh, end of the world. According sa Mayan calendar, magi doon. Isa, panoorin natin para sa mga bata, maayunan nyo rin. Okay, so hindi pa natapos. No? Sabi dito, in her time, and her time is near to come. So ganyan po lagi yung warning sa Bible. Kasi totoo nga naman, di mo alam kung kailan mangyayari, pwede mo nang i-assume malapit na. At sinabi dito, yung panahon ni Isaiah, actually, ang tagal pa niya, kung alam niyo na history, Isaiah, and then Jeremiah, Ezekiel, and then, naghari pa of course yung Babylon ng 70 years. So, medyo matagal pa, pero still, mabilis lang yung para sa Diyos eh. Natalo din sila, no? So, ngayon, yung sa end time, yeah, basahin sabi siya, Revelation, di ba? Tingnan niyo yung binasa niyo sana, tinandaan niyo po yun. Parehong-pareho po. Ito, yun. So, naalala daw ng Diyos ang Babylon, parusahan niya, fallen, sinabi si Jeremiah, and then, ito, become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. So, ibig sabihin, talagang uubusin sila, tapos, hindi mo maano nung bago ako, hindi, parang, ang alam kasi mga birds, ano, mabait yan eh. Akala mo lang, tingnan mo rin sa, ano, talagang mga hunter din yan. Kaya maganda yun sa aking, ano eh, nakikita ko sa, ano, yung rabbit, di ba, napaka, ano yan, napaka cute and cuddly. Rabbit. Inadagit po ng mga, ano yan, eagle, mga falcon. So, kaya hinahalin tulad naman yung Babylon, pag hinusgaan sila, ang titira na lang doon yung mga talaga ayaw mo nang tumira doon, basically. So, yun, nakita ko agad, no? So, basically, huhusgaan sila. Ba't, pastor, ba't tayo naaral yan? Kasi nga, para mawarningan tayo, alam nyo, sinasabi yung mga sa Bible yung mga negative. Para hindi na natin tularan, iwasan, warningan din yung iba. Kasi totoo yan, mangyayari yan. Nangyari na nga yun sa Babylon, nangyari na yan eh, to some degree. So, kung ikaw, matalino ka, sino matalino dito? Basta ka sa Bible, hindi mo TikTok. Nangyari ba talaga yun? Nangyari nga eh. Nangyari yun, pinatay ng ano yun. Inubos ng Diyos yung mga taong yun. Na isang dati, malakas sila, bandang huli, ubos. So, ang lesson, huwag tayong mayabang. Amen? Kahit sino ka pa, siguraduhin mo ligtas ka, ligtas ka na. Kahit sa atin po, maraming pwedeng gawin pa rin ng Diyos. Kung tayo ay nagloko. Parang yung message natin kamakailan. No? So yun na. So again, title natin, Babylon and the Day of the Lord. So ano po yan, nagbabadya po yan sa events sa panahon natin, sa future natin. Maging maingat, of course, kung ligtas ka na, wala ka nang, hindi ka lang kailangan matakot eh, pero pwede ka matakot para sa ibang tao. Okay, sa akin, nanonood lang tayo doon, no? Hindi ko alam, nanonood tayo doon. Ayun, eh, mangyayari sa kanila lahat yun. Nawa, ma-inspire tayo dito, hindi na positive way. Masalamat din, kasi hindi tayo kasama doon. Amen? Pero yun nga, maawa tayo sa iba. So, alam ko, napakahirap mag-akin ng kaluluwa. Amen? Alam natin yun. So, winning. Alam ko, kwento mo sa kanila. Hindi ka nga gustong pakinggan ng ilang minuto. Eh. Paano pa sila mawawarningan? Ganun, napakahirap. Pero continue lang tayo. Amen?
Dahil natin pwedeng gawin. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. We pray na kahit po napaka ustansya, Panginoon, malalim ito managalala namin sa mga bago sa amin, Panginoon. Bigyan po sila ng katalinuhan din. Makita nila yung kailangan nila ditong makuha. May practical application din naman. It is a time namin yun, Panginoon. I pray. Kaya pong sa mga datihan naman, Panginoon, makita namin ito, Lord, aralin namin. Ay, mga details pa dito para lalo po kaming magtiwala sa inyo. Makita namin gano'ng katotoo, Lord. Pinapatotohanan yung salita, yung ministry. I pray na ang maging effect dapat sa amin ito, Lord. Lalaki magtapat sa inyo, Panginoon. Para at least less, Panginoon, yung mawala namin sa buhay. Dito namin talaga mag-uusga kayo. But, so, even sa amin, practically, Panginoon, sa aming buhay, pag kayo pala nagparusa, may madali, talagang nandun po yung galit. Again, tinatanggi po sa libutan niya. But, ito may totoo. Nawa, makita namin ang effect dito, Lord, dahil sinabi niyo sa salita. Pag ang tao ay nawaningan, Panginoon, they will shall depart from the evil ways. Kailangan po, Lord, again, ngayon po magpala, Lord, maraming salamat sa napang blessing. At makita namin dito, Lord, yung mga blessing, Panginoon, gamitin lang namin sa tama. At patuloy paglilikod sa inyo, Panginoon, panalangin sa mga tao, Lord, na maligtas. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.